Bukod sa mga batang estudyante, mahigit 800 pulis Quezon City at kanilang mga kaanak ang tinurukan ng unang dose ng Dengvaxia nitong Setyembre. Pati sila, nangangamba ngayon na baka tablan sila ng mas malalang dengue, lalo kung hindi pa nagka-dengue noon. Ako pulis eh, so lahat ng risk na ano ko na eh, na sagupa ko na, sa sarili ko wala. Pero sa anak ko, medyo concerned ako syempre eh. Kanina, pinaliwanagan sila ng Philippine Children's Medical Center na siyang nagbakuna sa mga pulis at mahigit 12,000 na iba pa. Huwag na muna tayo magpanik. Para sa akin, hintayin ko na lang talaga yung WHO. Pero kahit anuman ang sabihin, nandito kami, hindi namin kayo iiwanan, maski kayo adult. Binigyan nila ang mga pulis ng orange cards na ipapakita sa ospital sakaling makaramdam ng mga sintomas ng dengue. Kung sa palagay ko na hindi kayo masyadong naatensyonan doon sa aming pagsusurvey sa inyo, personal akong pupunta sa director para pakiasikaso naman noon. O kung bata yan, sasabihin ko, lipat na lang natin sa PCMC. Pinaiigting naman ng QCPD ang kampanya para sa malinis na komunidad para iwas lamok. Bukas, tatalakayin ng Senate Blue Ribbon Committee ang kontrobersya sa Dengvaxia. Tingin ni Committee Chairman Richard Gordon, posibleng may sabwatan ng nakaraang administrasyon at Sanofi Pasteur, ang maker ng Dengvaxia. Lalo't umamin sa dating Health Secretary Janet Garin na nakipagpulong siya sa Sanofi officials noong May 2015. Pero ang science, na very very strong science, na parang may conspiracy to buy the drug. Ang sinasabi ko dito, is this needs-driven or supply-driven? Sa gobyerno, pagka nilalapitan ka, nililigawan ka, nagsusupply ng gamot yan o nagsusupply ng isang gamit na hindi kailangan masyado ng gobyerno. Magsasagawa rin ng pagdinig ang Kamara, habang si Cabinet Secretary June Evasco sinabing kakasuhan ng gobyerno ang Sanofi. Government is being duped to spend that much. Second, the medicine or the vaccines bought by government is detrimental to the health of our young people. So dalawa yung atraso dyan eh. Wala pang tugon dyan ang Sanofi, bagamat nauna nitong sinabing handa itong humarap sa investigasyon. Jam si Sante, nakatutok, 24 oras.